Magandang araw po sa inyo mga tagapanood, or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Our fight is with Hamas, not with the people of Gaza. Pinagbabantaang pasabugin ng Israeli forces ang isang ospital sa Gaza City. Dito nanunuluyan ang nasa 400 pasyente at mahigit 12,000 displaced civilians. Sinasabing nakarinig ng pagsabog 50 metro ang layo mula sa Al-Quds Hospital sa Gaza kahapon. Kaya naman, napilitang mag-evacuate sa hospital ang mga medical staff, pasyente at displaced individuals. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa ospital at na-expose ang mga residente at pasyente sa suffocation. Hamas terrorists operates inside and under civilian building precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians. This is why the IDF has been warning Gazan for over 2 weeks through multiple means of communication to move away from Hamas strongholds. Today, we increase that urgency of that warning. Ikinabahala naman ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ang bantang pagpapasabog sa nasabing paggamutan. Isinisisi rin aniya sa pwersa militar ng Israel ang naganap na pangbubomba sa ilan pang medical facilities sa Gaza Strip enclave na ikinasawi ng mahigit 8,000 katao. Samantala, patuloy na pinaiigting ng Israel military ang isinasagawang airstrikes sa Gaza City simula kahapon na hudyat ng ikalawang bahagi ng tumitinding giyera sa pagitan ng Israel at Palestine. Sa kasalukuyan, mahigit 8,000 na ang sinasabing nasawing mga Palestinian sa Gaza. Layon din ng mga pag-atake ang pagbawi sa 229 hostages na sinasabing nasa kamay ng militanteng grupong Hamas. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Bye-bye po.